Diba? Kaya tawagin ba naman niyang ano, Haji Seal of the Mage? Kung hindi yan malakas, gumamit ng kahit na Zero Mage Hero. Yun nga, kuya, ba yung gusto ko ding i-point out that this time around, yung Farsa, nandito sa Blacklist International. So yung burst nila, napakalakas. Pero mukhang mabibigyan pa nga dito ni James Punks, pero si Haji, lumipad muna. Kakasabi pero lang paglipad. Natin. Well, libreng lilipad si Fanny, pero libre din pala yung paglipad ni Haji G. Nandun yung manok na pula. Yung manok na panabong, lumilipad na eh. White and red. Pero ito, on the gold lane naman, well, the protection is there coming from the tank and the gold laner. Tapatang rin ni JK Kidot naman na makikita natin. This time, luckily, hindi na show si Kidot. Kaya hindi na mamamroblema si Renny J na ma-pick off na naman yung kanyang Grok. In a one-minute game, wala pa tayong heavy team fight na natutunghayan. Pero sa gold lane, may tapatang BYS and against Ohev. Ohev really going aggressive against BYS and with the out of TV once again, the skill of the movement speed. Kidot! Magandang rotation, magandang vision ang binibigay para dito sa kanilang Fanny na hindi ko pa nakikita maging aggressive. Usually Fanny, level 3, level 4, umiikot-ikot na yan eh. Oh, pumapatay na ng hero. Na. Pero siya, hindi. Chill Fanny, walking Fanny muna. Oo. Kasi kailangan din mag-ingat dito ni James Punks kasi baka mamaya, pagka nag-angas siya, baka siya pa yung mabigyan. So medyo delikado. Pero kasi kung isa kang Fanny, tas alam mo may Farsa, igugo mo yan ng igugo din eh, di ba? Malambot kasi yung Farsa. Glass cannon. Kung tawagin natin talaga yung mga Farsa natin. Pero let's see, dito sa may Turtle Pit, si Sbote nag-aantay na. He's already hitting level 4, di ba? Konting-konti na lang. Iniwan niya muna si Chovy para si Chovy at least mag-level 4 na may dito sa may bandang ibaba. Dahil nga sa paparating na Turtle, kakailanganin nila yung real-world manipulation. And right now, Dominic and Kekedut, Rene J and Haji Z is already here locating and giving vision for the enemy team. Pero sinubukan pala mag-jungle invade ng Fanny dun sa may top lane na kasi nalubong niya pa yung Claude. Pero hindi siya makakapunish ng kahit na sino. I think the retry is down for Sensui. They could go for the turtle actually. No, pero dahil masyado pa siyang malayo, instead of fighting, they're just chilling like a villain dito sa may jungle camp. Ayaw muna nila nung unnecessary kills para sa pareho nating teams. And actually, both junglers natin dito, down pa yung kanilang retribution. So medyo kalmado muna, kuha muna tayo ng orange buff dito. Tapos yung members naman, yung mga kakampi naman nila, nagbabantay din talaga. Pero Feathered Airstrike, ibinigsak na dito ni Haji Z. Ang aga nun. Para sa upcoming Turtle 5 na gaganap dito para si James Punk Sandanas. Buti na sa harap, pwede na siya mag-taunt ng mga miyembro ng kalaban. Papasok ko na real world manipulation. Renny J na naman ang unang mawawala sa members ng Blacklist International. Ito yung napapansin ko. Si Renny J pag nakagrak, lagi na pipitas. Ano bang meron sa grak ni Renny J na ayaw ng ONIC Arsenal, hindi, guys? Hindi, actually, may tanong ako kay Kekedut. Kekedut, may problema ka ba kay Renny? Joke lang, gumawa ng issue. Gumawa ng issue, no? Kanina pa niya kasi hinuhuli si Renny J. Pero syempre, fair lang naman yun kasi si Renny J naman talaga yung dapat humarap para sa side ng Blacklist. And ONIC Arsenals nga dito, sila ang makakakuha ng first turtle of the game. Tinry pa rin naman na kunin yun ni Sensui pero hindi na din siya umabot. Well, hindi mo rin kasi pwedeng i-sacrifice yung sarili mo. Sa dami ng members ng ONIC na nakapalibot doon sa Turtle Pit kanina, subukan man niyang mag-quad shadow, nandoon ni si Kekedut at Sbote. Kung hindi siya masabunutan ni Kekedut, pwede siyang matunt ni Sbote, leading to the burst down na pwedeng ibitaw ng isang Chovy. Pero this time, contra top lane, si Kekedut, si Renny J nasabunutan niya. Pero ang ganda nung Guardian's Barrier para hindi makalapit si James Punks, Renny J, using his brain para mailigtas ang kanyang sarili. Pero Sensui ang mauhulis. May bandang gitna si Super Haji Z na kamutika na pamamatay sa kamay ni Chovy. Pero Renny J na naman na magiging target dito sa may bandang top lane. OF nag-aantay ng perfect timing inside the bush. Pero disengage muna ang mga members nila sa baba. Dominic naman na magiging target ni James Punks. Pero kumalma na lang. Uranus to eh. Kahit panggigilan mo yan, baka ikaw lang yung mainis, masayang yung oras mo. Pero ang ganda ng pinapakita ng performance dito ni James Punks ha. Kasi imagine mo, yung pag-cable-cable niya, alam niya kung saan siya magpa-follow up. Yes. Eh. Alam niya, kailangan kasi na pag-funny ka, alam mo yung secret Renny pathway para mabilis kang makasunod. Tulad ng ginawa niya rito, sinusundan talaga si Ohem na mag-isawa na BMI out. Pero nandito pa si James Punk, still has enough energy. Pero si Kekedut na una 50 kera ng isang Dominic na nakapag-dash away with a slow. Kaya hindi siya mapipake off sa 1 for the trade in favor still of ONIC. Nandito pa yung Fanny. Claude is still on the top lane. Ohem, delikado yung posisyon. Ito na si James Punk, nag-inside. Ito na loob ng boost! Nandiyan na ang cabling sa Sageyo ang isisigaw ni James
James Banks. Sasak. Attack on Titan pala, kaya galing gumamit ng cable. Pero yun nga eh, si James Banks dito, tamang farm, tapos alam niya kung saan siya nga magfo-follow up. Pag may nakita siyang low na, cable ako doon, punta ako doon, bibigyan ko na yan agad. Yes. Alam nila eh. Alam nila kung sino yung pulado. Kumbaga, tulad nga sabi, Smiles Morales to, may spider sense. Hindi lang sa danger, pati sa possible kill. Yun yung pinapakita ng ONIC. Though maganda pa rin naman yung pinapakita ng Blacklist International. Hindi pa sila nag-give up on to play dito sa ating laban. Lumalaban pa rin, pero James Punks! Dalawang ikot, isang salaksak sa likod. Three hits! Ang isang parsa! Grabe dito si James Punks. And kung tutuusin, level 10 na siya. Laban sa isang level 8 na Hayabusa. Kaya naman ngayon, mas napapalamang talaga ang Fanny. And ngayon, item check. Meron na siyang heptasis. At meron na ding Malefic Roar. Yes, kaya naman pala. Punit so talaga sakit. Kung punit. Lalapit na parsa. Kasi parsa is a super squishy hero. Tapos pure armor pen pa yung Fanny. Kaya kita mo, puro naka-dreadnought armor. Hindi yung na members ng Blacklist sa International! Naku, Sensu, wiki na bakit ako para sa'yo. Akala ko si Haji pa yun. Sabi ko, hindi na makakapag-wings by wings to. Kasi unang pasok pa lang nandun na, pero lumatag na nga ng Feathered Airstrike. Meron ding real-world manipulation. Pero si BYSN dito, tamang free hit lang. Aabot ba? Kinulang na isang stacks. Makakasurvive pa nga si Renegade doon. Tamang disengage para sa pareho nating teams. 5-0 in a 7-minute game sa 5K gold lead, or actually 4K gold lead. Nahawak ng ONIC International. Kumakat lane, yung Uranus natin na si Dominic sa top lane, I think na-realize niya na kailangan niya ng maagang rotation para sa mga kampi kasi clearly they're having a hard time facing James Punks sa 5-0. Lahat ng score pala ng ONIC, si James Punks lang! Grabe si James Punks dito. Alam niya kung saan talaga siya pupunta. Pero kung ako din si Dominic actually, na isang Uranus, na hindi pa din nakakapag-snowball, hindi rin makapag-farm yung mga kampi, parang hirap humarap na merong Fanny, tapos meron ding carry. So if you free hit ka lang, syempre di ba mas masakit yung carry pagka nakafocus dun. Yes, and hindi maiiwasan eh. Kailangan kasi din gawin ng Blacklist International yun. And look at this, yung Hayabusa na nagiging target si Sensui, ang inahabol with a retry monster kill na si James Punk. 6-0 na yung standing. BYSN with a free hit. Pero, hindi na sila makakasabay pa. Blacklist International having hard times. Buti pumasok na naman sa may tori natin with the taunt. Pero with the denial and the dashes, hindi siya mapipick off ng Blacklist International. ONIC is still leading the game. 4.8K, almost 5K na gold deep. Blacklist International, medyo nahihirapan silang sumagot sa ginagawang rotation dito ng ONIC Arsenals. Kasi nga naman, ang bibilis ng heroes ng ONIC. At saka, si James Punks din talaga eh, nakapag-snowball. 6K na yung pera niya dito compared sa 4K na meron ng isang Hayabusa na hindi pa nakakapag-second item. Nakita mo raman kung paano niya dininay yung Hayabusa on that orange book kanina. Pero sa may mid lane, mukhang HP denial. Ang gusto yung bitaw na hila si Dominic. Walang maunat sa marami. Yan ang gustong ipahatid ng ONIC Arsenals. Kulang na naman ang isa ang miyembro ng Blacklist International. Pero Lord naman daw ang magiging target ng ONIC Arsenal. Blacklist dito, kailangan lang nilang kumapit dahil nga naman nakapag snowball itong Fanny. Anong kailangan nilang gawin, Kuya Bay? Dahil wala silang panghuli dito. Wala silang panghuli. Ang best thing that they can do is all of them, to build antique kiras. Kasi antique kiras, every time natatamaan ka ng skills ng kalaban, mababawasan yung base physical damage nung hero. And Fanny, sa skill-based hero, so every time natatamaan ka ng cables niyan, minus percentage ng damage niya na nag-i-stacks. Pero paano ka makakapag-build ng antique kiras, Kuya Bay, kung wala kang pambili yun doon? Lang. Hindi makapag-farm ang Blacklist dito dahil talagang chinuchong sila ng ONIC Arsenals. Ayaw ng pagbigyan, pinapabak sila. Sabi, bumalik kayo, umuwi kayo sa base niyo. And uuwi naman daw sila. Pero paano kayo de-depensa dahil yung Lord na nagmamarcha nandun sa may bandang ibaba, tapos yung Fanny split pushing top lane, and ngayon nakabuo na si Dominic ng antique keras. But that's Dominic, he's been free farming all game.
Uranus yan eh. Hindi naman niya mape-pick off ng isang Faris. So, he's not having a hard time getting goals. Pero he's not gonna be enough to secure this game kung siya lang mag-isa yung magkaka-item. Lord, still marching. Binabantayan dito yung mid lane. Ito na yung passive ng mga turret natin. Inhibitor ay wala na. Pwede nang mag-show in ng another set of minion waves yung ONIC Arsenals. Meron pa nga paparating dito na minion wave. Pare-parehong lanes ay meron. ONIC Arsenals dito just taking whatever they can get. Talagang kinukuha nila yung resources na meron yung Blacklist. At nagkaroon pa ng Divine Judgment. Meron pang real world manipulation na nilatag dito. Feathered Earthstrike na binitawan ay naging sapat para makakuha or makabuwa, makababawas ang buhay ng mga members ng Blacklist International. Pero kikidot ang naparusahan ng Blacklist. It's a good thing for them. Naganda nung wild charge inside the Feathered Earthstrike to secure that kill. And kahit papano, nakakabawi na sila from the simple error na binitawan ng ONIC. Inakapitalize nila yon for themselves. Pero Fanny already hitting for that final item. Actually not, the second final item. Gold Meteor. More sustainability para sa Pani. Alam niya din kasi na sumasakit na si Super Hajizi. Super Hajizi yung nakakuha nung kill kanina. And nung nakita ko yung items niya, meron na siya nung combo ng Clock of Destiny tsaka ng Winter Truncheon. Ay, ng Lightning Truncheon, sorry. So, ngayon, si Haji, nandyan na yung damage na kinakailangan niya para mapaback away naman yung members ng ONIC Arsenals. Kasi alam natin na masyado nagiging gangster yung members ng ONIC eh. Parang sinasabi nila sa Blacklist, umuwi kayo, kami yung aabante. Pero ngayon, Blacklist, meron silang pampatigil dun sa pag-abante ng ONIC. Yun yung sinabi mo kanina eh. And that's a good point, di ba? Kapag ang Blacklist International makakuha ng proper items, kaya-kaya nilang sumabay against ONIC Arsenals. And yun yung nagagawa nila eh. Hindi pa nababasagan ng inhibitor turret. Meaning, they're still getting enough time para makahabol ng items just by defending a homeland. Ito ngayon ang poproblemahin nila. Would they contest this Lord or would they just give it up for ONIC and just try and defend one more time para sa kanika nilang mga base militar? Blacklist dito, nag-aabang din ng gagawin ng ONIC Arsenals. Tinatry lang muna nilang i-secure itong orange buff para kay Oheb. Ibibigay na nila to sa kanilang marksman kasi kailangan na nila nung extra physical attack ng isang Claude. Pero ONIC Arsenals dito, dahil isang carry to, talagang binibait nila yung Lord. Possible na gusto nilang magkaroon lang ng teamfight pero hindi kinakagat ng Blacklist. Blacklist dito, ibibigay nila yung Lord. Sabi nila, depensa tayo kasi Claude naman to eh. Tsaka Farsa naman eh. True that, no? And yung Claude and Farsa na yan, ano ba tawag sa kanila? Late game heroes. So may late game potential pa ang Blacklist International. Proper setup lang uli. Tulad ng ginawa ni Rene G kanina, di ba? Yeah. Napakataas ng clear wave ang meron dito sa Blacklist International. So, kahit anong Lord pa yan, dahil nagkaka-item na dito si Oheb tsaka si Hadjizi, eh kaya naman na nilang depensahan yung mga base nila. Pero Kuya Bay, napop na nga dito yung inhibitor turrets natin. Ayun so, lang. Yung passive na meron sila, medyo nabawasan yung depensa na meron dito yung Blacklist International. Pero kayang-kaya pa rin naman depensahan to. Kayang-kaya pa yan kasi kung papansinin mo, pahuli crystal na si Super Hadjizi and Oheb, unti-unti nang nabubuo yung kanyang items. And kanina, kung tama yung pagkakaalala ko, hindi naka-Brave Smite si Oheb. Pero this time, naka-Brave Smite siya. Oh, meaning, so, nandun yung HP. Meaning, bumalik siya dun sa first set of emblems na gamit niya during game 1 kung saan sila yung nanalo. And pwede siyang makasustain for that possible teamfight na maganap mamaya dito. Pero Renji using that wild charge para makatakbo sa kamay ng ONIC. Pero nandito na yung tropa natin si James para si Dominic yung magiging target. Pero hindi pa rin nila mapapatay yung consecration magre-regen. Reload manipulation nandyan na. Pero with the Feathered Earth na isagot, eh makakakuha pa rin ng isa yung Fanny ng ONIC Arsenal sa si James Pangs as Dominic is down. Actually, not that big of a deal dahil si Dominic naman ang frontliner mismo ng Blacklist when it comes to harassment. Pero nandyan pa rin si Renji for the protection of the back lanes, Guardian's Barrier, Oheb with that Art of Thievery. Susubukan lang nila sanang sumabay pero hindi pa rin nila kinaya. Though technically nandyan pa yung Blazing Duet ni Oheb. I think kung nagkataon siguro na nakapag-Blazing Duet si Oheb and nakahanap siya ng magandang position, he could have won the team fight. Mabibigyan eh, no? Pero ang laking problema talaga ng Blacklist is yung papano nila uhulihin to si Punks eh. Yun talaga eh. Wala kasi talagang panghuli. Bukod dun sa
Guardian's Barrier lang talaga eh, tsaka Wild Charge combo, pero hindi rin naman magagawa yun ni Renegade kasi malikot to eh. So, ang kailangan lang talagang gawin dito ng Blacklist, magpa-item para sumakit sila. Kasi ngayon na medyo sumasakit na dito si Oheb tsaka si Hajizi, hindi na masyadong nagiging gangster si James Punk. So, hindi na siya masyadong lumalalim. Hindi na siya nag-a-attempt na kunin si Haji kasi alam niya magkakatabi na. Tama ka. Diba nakita natin huling team fight, ang tinarget niya na lang kung sino yung pulado. Kung sino yung pwedeng mabigyan. Kung sino na yung madali nang i-pick off kesa nga naman pumasok siya dun sa tore. Well, at least ina-acknowledge niya na nagkaka-item na yung Blacklist International. And that's a good trait for a jungler na nakakalamang. Diba? Ayaw mong maging greedy. Ayaw niyong ma-turn around pa yung ganitong klase ng laban. Pero sigaw ng mga members ng Blacklist International eh hindi pa daman daw tapos yung game number 3 natin dito. Eh, 15 minutes pa lang, Baymax. Adi, pwede pa ito mag-45. Pwede pa. parang ito sa kanila sa 45. Hindi, inisip ko kasi anong ilang minutes na at ilan na yung lamang dito ng ONIC. Pero yung lamang pala dito ng ONIC is nasa 11K na. So, medyo hirap dito talaga yung Blacklist. Ang kailangan lang nila, depende sa malala, puso lang. Pero kung sa extent ng laban, kayang-kaya pa. Kayang-kaya. Blacklist to eh. Oo, kilala yan bilang late game powers eh, di ba? Pero yun nga, tulad nga nasabi ko, pag umabot pa to ng 45 minutes, malay mo. Ibang laro na. Ibang laro na. Hindi, pero kasi, di ba, when it comes to this kind of matches, kung ganito na lang yung situation ninyo, wala nang silbi yung gold lead ng kalabang yes. team. Kasi kahit anong mangyari, if you're just defending the base and you're not fighting at all, eh makakabuo't makakabuo kayo ng item. So hindi nyo na kailangan pansinin kung ilan ba yung gold lead nung kalaban. Na kailangan yung pansinin is kung paano nyo dedepensahang Marino yung base ninyo para hindi pa matapos yung laban at makahabol pa kayo kahit papano. Pero Kuya Bey, gusto ko lang din i-point out ano na third lord na to. Ikatlo. Medyo masakit na at makunat na. Pero, tapos ang Blacklist dito, medyo kulang pa sila sa items. Medyo eh. So kulang. Kailangan talaga i-delay nila to. And kung makikita naman natin, medyo hindi din balance yung minion wave dito ng ONIC Arsenals. Pero ONIC Arsenals mukhang gusto nilang ipilit, pero Blacklist, kaya na naman nilang tunawin tong lord. Uy, kaya nga tunawin, pero nahuli si Ohim! Feathered Earthstrike ang binitawan dito para Blazing Doon na kanya si Regon. Hindi nga lang magiging sapat yung ako nata ni Ohep dito as well as ni Rene J laban sa carry natin with a free hit. Chovy with a killing spree, basic normal links para masecure ang game number 3 ng ONIC Arsenal laban sa Blacklist International.